Ayaw nang responde sa pulis ano, kasi ayaw niya magbigay ng lisensya. Tapos kukuha tayo ng tow truck para ito kung ayaw niyang ibigay talaga ng lisensya. Hindi naman po pwede tayo maging selective sa enforcement natin. Tulong, tulong ha! Kami! Mga sumusunod kami! Kita-kita sa camera, sir. Kita-kita sa camera! Tingnan natin ang camera! Ay, tingnan natin ang camera! Hindi! Pagkano, nasal na lang ang ano ninyo, nasal na. Sandali po, sandali. Nagbabaho ba kayo, sir? Nagbabaho kayo? Hindi lang ako. Okay, sandali po. Nagbabaho kayo, sir. Maturo. Kalma lang tayo, kalma lang tayo, sir. Kalma lang tayo, kalma lang tayo, kalma lang tayo. Okay po. I-ano lang po natin, sir, ano, dahil yung enforcer na kita kayo nag-load and load, so yun po kayo, that's why you are being apprehended. Ano? So ngayon, dami, nakita niyo lang po, marami pong ano, enforcers dito. Sir, kami po, pag nakita po yan ng, ano, ng dapat tikitan, paparahin po yan. Sir, papalwatan ko opo, sa iyo. Sige po. Kailan nung nag-open yan ng school? Ngayon, marang tagal na po. Pero ngayon po ang senior high school, sir. Ngayon po ang senior high school. Kaya po kami nandito, dahil po pinakiusapan kami ng Lasal Green Hills para po i-layout yung traffic plan. O, sir, magbababa. Sir, dapat po kung may sticker kayo sa loob. Ay, wala lang kaming sticker. Yun po, dapat po talaga. Hindi, sir, meron po kami binibigyan ng pagkakataon after gate 4. May pwede po doon. First time lang ngayon? Di dapat patubad yun lang ngayon. Hindi po, first time po. Sir, marami na. First time po ang senior high school. Sir, meron na po kaming memo na binigay po ang Lasal Green Hills. Binigay po sa mga magulang to para sa mag-aatid at magsusundo. So, ito po sir, well coordinated. Hindi po kami alachamba dito. Ngayon sir, kung meron po kayong nahuli po kayo ng loading and unloading, pakibigay na lang po yung lisensya. Ibabalik din naman yung lisensya, babayaran nyo po sa metro pa. Wala po ang violation, sir. Sir, kung meron yung reklamo po kayo sa violation, pwede po kayo magreklamo. Hindi po natin dito isesettle yan, sir. Hindi po natin dito isesettle. Kalma lang po tayo, sir, kasi normal apprehension lang po ito. Araw-araw ko nagbababa dyan. Sir, yun nga po, binabago na nga po natin yung sistema dito dahil nakakapagpa-traffic po tayo. Sabihan niyo muna ako. Oh, sir, may memo na po. May memo na po. May memo na po. May memo na po yan, sir. Sir, hindi ko na po problema kung di nyo natanggap ang memo. Nag-usap-usap na po kami ng barangay Wakwak dito, Mandaluyong, San Juan, Lasal Green Hills, at saka MMDA. At saka Eastern Traffic Enforcement District. Ang ano lang po namin, sir, i-complete namin yung apprehension. Dahil hindi po pwede na hindi po namin i-complete yung apprehension. Kaya kailangan lang po namin ng lisensya nyo, sir. Ibabalik po namin yung lisensya nyo, sir. Sir, nakakapagpa-traffic po tayo. Sige po. Kayo po nagsabi namin. Sir, kailangan po namin ng lisensya nyo. Yun lang po. Huwag po natin palalain. Sige po, sino po ba yung boss nyo? Sige po, kayo po. Ang sa akin lang naman po, eh, simple lang. In-explain ko na po sa inyo kung maniniwala. Sir, wala pong boss-boss dito. Ang sinasabi po namin, in-explain na po namin sa inyo ang offense nyo. Di po ba? Kung ordinaryo tao, titikita namin, eh, siguro naman po, yung mga naka-fortuner na ganito, eh, kailangan din po namin tikita. Kailangan namin maging patas. Eh, sasabihin nyo po, si boss na lang ang bahala dyan. Eh, nandito po yung mga media, sabihin nyo po kung sino yung mga boss nyo. Para malaman po natin. Kasi po, sir, tama na po yung boss-boss natin. Ito po ay simpleng apprehension lang. Yun po, in-explain ko sa inyo. Kung may mali po kami, pakireklamo po kami. Ngayon, sasabihin nyo, bahala na si boss. Pakisabi po yung pangalan ng boss nyo para alam naman po namin. So, ayaw nyo ibigay dahil kay boss po. Ganun po ba, sir? Ganun po ba, sir? Sir, nakakapagpa-traffic po tayo eh. Eh, kayo nga nagpapatraffic. Kayo po kasi ayaw nyo po sumunod. Kayo ang hindi sumusunod. Kayo po ang hindi sumusunod, sir. Kayo po ang merong offense. Sige, tikita na nga lang yung ano, plate number para malaman natin kung sino may-ari. Ram, tikitan yung plate number. Ibigay natin sa kanya yung plate number kung ayaw magbigay ng lisensya. Tapos tumawag ka ng tow truck. So, paano mag-iari? At saka ano, tumawag ka ng police. Tumawag ng polis. Well, kukuha tayo ng responde sa polis, ano? Kasi ayaw niya magbigay ng lisensya. Tapos kukuha tayo ng tow truck para ito kung ayaw niyang ibigay talaga ng lisensya. Hindi naman po pwede tayo maging selective sa enforcement natin. May sinasabi siya, bahala na si boss. Eh di, yung boss niya nalang bahala magtubos na rin kung anong-ano. Kasi ayaw po namin na mapupulaan kami na hindi kami patas. Mayaman, mahirap. Kailangan po tayo maging pantay-pantay. Tama na po yung boss-boss natin dahil
Ito na po yung panahon ng pagbabago. Gusto natin ng pagbabago, ito na po yun. Hindi na po pwede yung padri-padri. Hindi ayaw naman sabihin eh. Ang sa amin naman po, may offense. Kung meron mo, pag may pagkakamali. Wala nang offense eh, sir. Wala nang offense. Yun ang sabi mo. Yun ang sabi mo. Ireklamo nyo po. O, sige po. Ang sa amin, wala pong boss-boss dito. At tanungin nyo po, nandito naman yung mga media, tanungin nyo po sinong boss niya. So, paano yung plano nyo ngayon, sir? Hindi, ireklamo ko rin sila. Pero mo, wala naman ako, wala akong violation. Nakasirip lang sila na isang pagbabago ng ano. Isang buwan na akong nagbababa dyan, hindi ako hinuhuli. Ngayon, huhulihin nila ako. So, wala akong violation. Hindi nyo po talaga ibibigay yung ticket niyo? Wala akong ano, wala akong violation. Paano ko bibigay lisensya ko? Wala akong violation. Yun ang pinaninintigan ko, wala akong violation. Okay. Kung may violation, ako susunod lang sa kanila. Sila, ang dami nilang pinababa, ba't ako huhulihin? Simple na nakita lang nila, hindi ako maganda suot, huhulihin nila ako. Pero anak niyo po yun? Salam po akong hamak na driver. Tapos ngayon eh, huhulihin nila ako. Ang napapakain ko sa pamilya ko, pag wala na akong lisensya, wala silang ano ko sa derasyon. Dapat warning muna, hindi yung kukunin agad nila yung lisensya. Hindi naman pwedeng gano'n. Lisensya agad at sabihan mo nila, sir, bawal mo dyan. Ito po, hindi yung huhulihin agad nila at lisensya. Ano sir yan, ikaw-taw ngayon? Hindi pa, taw nila ako, taw nila. The driver came down, they gave him some water and tried to convince him to surrender his license so they can issue the ticket. If he doesn't, they'll issue the ticket, but they'll add arrogant driver, which includes a seminar, and they might also tow the car. Of course, nobody knows if he really does have a license or not, because it's happened in the past where someone's argued and argued and argued, and then after 15 minutes they've said, oh, you know what, I don't actually have a driver's license. So at this point, nobody really knows, and that's why they don't want to let him drive away, because they can't verify if he really has a license, and there are a lot of people driving around without a license. He might have one, but right now nobody knows. They also just advise the driver that if he waits until the tow truck gets here and then tries to hand over his license, they're not going to accept that, because they've already been standing here for a long time. It's causing traffic, it's wasting a lot of men's time, so if the tow truck comes, he can't just hand over his license. That seems to be enough to convince him, actually. So it seems like that was enough to convince him to turn over the license, but my goodness, that took a very long time. It's really added to traffic, it's consumed the time of many enforcers. It's not a good situation at all, but they will add arrogant driver to the ticket, which means attending a seminar.